kids, tayo nang magdasal. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Espiritu Santo. Amen. Kate, parang sad ka. Nalulungkot kasi ako, Tolitz. Aalis na si Ninang. Papunta na siya ng abroad at di ko na siya makakasama o makikita. Huwag ka nang malungkot, Kate. Siguro naman babalik din naman si Ninang mo. Hello, kids! Mukhang serious ata yung usapan nyo. Kasi po, nalulungkot si Kate dahil aalis na si Ninang niya. Oo nga, kailan ba ang alis ni Madam P? Sa Linggo na po, Ate Rhea. Sabi niya matatagalan daw po siya bago makabalik. Huwag ka nang malungkot, Kate. Pwede mo pa rin namang kausapin si Madam P kahit malayo na siya. Pwede mo naman siyang i-video call. Oo nga, Kate. Tawagan mo na lang siya. Pero syempre, iba pa rin yung andito si Ninang. Sino natutulong sa akin at magbabantay kapag wala si Mama? Eh, nandito naman kami para sa'yo. Ako, si Tolitz, tsaka yung mga ate mo. Alam mo, Kate, alam ko na hindi madali para sa'yo na umalis si Madam P. Kasi lagi kayong magkasama at very close kayo. Nasanay ka na lagi siyang kasama. At kapag meron kang kailangan, ay pwede mo siyang puntahan. Pero Kate, hindi lang naman ikaw yung may adjustments. Kasi kahit si Madam P ay may adjustment din sa bago niyang pamumuhay sa abroad. Hindi madali ang pagbabago, pero hindi tayo dapat matakot at malungkot, kundi magkaroon ng pag-asa. Malaki ang challenge sa atin ng pagtalikod sa dating pamumuhay, ang pagkakaroon ng bagong pakikipagsapalaran, pakikitungo. Sa taong may malaking pag-asa at pagtitiwala ay makakayanan ang mga pagbabagong ito. Mabuti pa ay may kwento ako sa inyo. Madilim-dilim pa ng unang araw ng Sanlinggo, pumunta si Maria Magdalena sa libingan. Naratnan niyang naalis na ang batong nakatakip sa libingan. Dahil dito,
patakbo siyang pumunta kay Simon Pedro at sa alagad na mahal ni Jesus at sinabi sa kanila, "Kinuha nila ang Panginoon mula sa libingan at hindi naman alam kung saan siya inilagay." Sina Pedro at ang nasabing alagad ay nagpunta sa libingan. Kapwa sila tumakbo, ngunit si Pedro'y naunahan noong isa. Yumuko ito at sumilip sa loob ng libingan, ngunit hindi pumasok. Nakita niyang nakalagay doon ang mga telang lino. Nang dumating si Simon Pedro, tuloy-tuloy itong pumasok sa libingan at nakita nito ang mga telang lino at ang panyong ibinalot sa ulo ni Jesus. Ang panyo ay hindi kasama ng mga telang lino, kundi hiwalay na nakatiklop sa isang tabi. Pumasok din ang alagad na naunang dumating at nakita niya ito at siya'y naniwala. Hindi pa nila naunawaan noon na si Jesus ay kailangang muling mabuhay ayon sa kasulatan at umuwi ang mga alagad sa kanilang mga tahanan. Si Maria ay nakatayong umiiyak sa labas ng libingan. Habang umiiyak, ay yumuko siya at sumilip sa loob. May nakita siyang dalawang anghel na nakadamit ng puti at nakaupo sa pinaglagyan ng bangkay ni Jesus. Ang isa'y sa gawing ulunan at ang isa namay sa paanan. Tinanong nila si Maria, "Babae, bakit ka umiiyak?" Sumagot siya, "Kinuha nila ang aking Panginoon at hindi ko alam kung saan siya inilagay." Pagkasabi nito'y, napalingon siya at nakita niya si Jesus na nakatayo roon. Ngunit hindi niya nakilalang si Jesus iyon. Tinanong siya ni Jesus, "Babae, bakit ka umiiyak? Sino ang hinahanap mo?" Akala ni Maria ang kausap niya'y ang hardinero, kaya't sinabi niya, "Ginoo, kung kayo po ang kumuha sa kanya, pakituro nga po ninyo sa akin kung saan ninyo siya inilagay at kukunin ko." "Maria," sabi ni Jesus, humarap siya sa kanyang sinabi sa wikang Hebreo, "Rabboni," na ang ibig sabihin, "Guro." Sabi ni Jesus, "Huwag mo akong hawakan sapagkat hindi pa ako nakakapunta sa Ama. Sa halip, pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mo sa kanila na aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama, sa aking Diyos at inyong Diyos." Kaya't si Maria Magdalena ay pumunta sa mga alagad at ibinalita sa kanila, "Nakita ko ang Panginoon," at sinabi rin niya sa kanila ang mga sinabi sa kanya ni Jesus. Nakarelate po ako, Ate Rhea, sa kwento. Sigurado ako, mas higit pa ang lungkot ni Mary Magdalene kasi namatay si Kuya Jesus. Oo nga po. Tapos, nawawala pa siya sa libingan niya? Oo nga. Kayo ba mga kids, kung kayo yung nandun sa kwento natin at nalaman yung nawawala yung katawan ni Jesus, anong mararamdaman ninyo? Mag-aalala po at magtataka kasi di po ba patay na siya tapos wala siya sa libingan? Tama ka, Kate. Kaya nga, inakala ng mga alagad na ninakaw ang katawan ni Jesus kaya ito nawawala. Pero di ba, Ate Rhea, nanatili pa rin si Maria Magdalena habang umiiyak sa tapat ng libingan ni Kuya Jesus? Tama ka, Tolitz. Habang umiiyak si Maria Magdalena, ay may nakita siyang dalawang anghel na nakadamit ng puti at kinausap siya. Pagkatapos ay nakiusap siya sa isang lalaki na inakala niyang hardinero na ibalik ang katawan ni Jesus. Pero, Ate Rhea, di ba hindi naman iyon hardinero, kundi si Jesus? Oo, Tolitz. Hindi agad nakilala ni Maria Magdalena na ang kausap niya ay si Jesus. Bakit po?
Kasi mas nananaig ang sakit at lungkot kay Maria Magdalena. Kaya hindi niya napansin na ang kausap niya ay si Jesus na muling nabuhay. Nakakatuwa naman po na malaman na buhay na uli si Kuya Jesus. Hindi na malulungkot ang mga alagad kasi makakasama na nila uli si Kuya Jesus. Wow! Pwede po pala iyon? Namatay si Jesus pero nabuhay muli. Paano po nangyari iyon? Oo naman, Tolits. Dahil si Jesus ay tunay na tao at tunay na Diyos. Ang muling pagkabuhay ni Jesus ay nagbibigay sa atin ng pag-asa. Mga kids, mayroon tayong bisita. Hello mga kids! Kumusta kayo? Good morning po, Father Migs! Good morning din po, Father Migs! Father Migs, bakit po pala napadaan kayo dito? Naghahanap kasi ako ng mga volunteer para sa ating Easter Vigil. Ano po kaya yung Easter Vigil? Ito yung pagdiriwang sa gabi ng Sabado ng Mahal na Araw o yung tinatawag na Sabado de Gloria. Dito ay ipagdiriwang natin ang muling pagkabuhay ni Jesus matapos ang kanyang pag-aalay ng sarili sa krus. Ang muling pagkabuhay ni Jesus, bugtong na anak, ay palatandaan na si Jesus ay ibinigay ng Diyos Ama para magbigay ng buhay at pag-asa sa atin. Kaya nga mamuhay tayo ng may pag-asa. Si Jesus ay muling nabuhay, kaya tayo ay magdiwang sa pamamagitan ng ating pagsisimba. Ah, Ate Rhea, kaya po pala magkakaroon ng pagdiriwang sa simbahan. Tama po ba, Father Migs? Father, pwede niyo po bang ipaliwanag sa kanila kung anong mangyayari mamayang gabi sa Easter Vigil? Ganito yun. Sinisimulan ang pagdiriwang sa pagpaparangal sa ilaw. Ito ay karaniwang sinisimulan sa labas ng simbahan. Ang simbahan naman, sa oras na ito, ay halos walang kailaw-ilaw. Dito sisimulan ang pagbabasbas ng apoy at mula dito rin manggagaling ang ilaw na ipansisindi sa Paskwang Kandila o Paschal Candle. Yung po ba yung malaking kandila sa simbahan? Tama ka, Tolits. At matapos sindihan ang Paschal Candle, ito ay dadalhin sa loob ng madilim na simbahan. Si Kristo ang ilaw ng sanlibutan na napagtagumpayan na ang kadiliman ng kasalanan at kamatayan. Ang ikalawang bahagi naman ng pagdiriwang ay ang pagpapahayag ng salita ng Diyos, na kung saan ay ating mapapakinggan ang mga pagbasa mula sa Luma at Bagong Tipan na nagpapakita ng walang hanggang pag-ibig ng Diyos. Eh, Father, ano naman po ang susunod na mangyayari? Ganito yun, Kate. Pagkatapos ng pagbasa ay magkakaroon naman ng pagbibinyag at pagsasariwa natin ng mga pangako sa binyag. At ang pinakahuling bahagi naman ng Easter Vigil ay ang paghahanda ng huling hapunan. Ang Pasko ng muling pagkabuhay, ang pinakadakilang kapistahang ginugunita ng ating simbahan. Sapagkat sa kapistahang ito natin ipinagbubunyi ang muling pagkabuhay ni Jesus mula sa kamatayan. Ang haba po pala ng misa. Oo, Tolits. Kaya nga kanina pa ako abala sa kakahanda para mamayang gabi. Kaya nga naghahanap din ako ng mga volunteers na tutulong. Wow! Ang ganda po siguro ng mangyayari mamaya sa Easter Vigil. Gusto ko po umattend ng misa mamaya. Naku, mga bata pa kayo. Hindi pa kayo pwedeng pangpunta sa simbahan dahil nasa pandemic pa rin tayo. Kaya ang pwede niyong gawin ay mag-online mass. Pero, maghanda pa rin kayo ng altar na may krus at kandila. Wow, nakakatuwa naman, Father. Maraming salamat po at marami kaming natutunan sa iyo. Lalo na tungkol sa Easter Vigil at kahalagahan ng pagdiriwang ng Pasko ng muling pagkabuhay. Thank you po, Father Migs.
Salamat po. Walang anuman. O, paano, Rhea? Maaasahan ko ba kayong magkakaibigan na mag-volunteer para mamaya? Opo, Father Migs. Dadaan po kami mamaya. Cathy Kids Knows! Triduum. Ito ay ginugunita ng simbahan taon-taon, ang pagkamatay at muling pagkabuhay ni Jesus. Tinatawag natin ang mga araw na ito na tatlong araw ng pagdiriwang tungo sa muling pagkabuhay o Easter Triduum. Nagsisimula ang nasabing pagdiriwang na ito sa Huwebes Santo, ang pag-aalaala sa huling hapunan. Sa araw na ito, ating ginugunita ang mahalagang alay ni Jesus sa sanlibutan, ang pag-aalay ng kanyang sarili sa banal na Eukaristiya. Sa Biyernes Santo, ating inaalaala ang kamatayan ni Jesus. Atin ding pinahahalagahan at pinaparangalan ang krus, ang tanda ng ating kaligtasan. Sa gabi naman ng Sabado, ginaganap ang magdamagang pagdiriwang ng Pasko ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Ang tatlong araw ng pagdiriwang ay tinatapos ng pananalangin sa gabi ng Pasko ng muling pagkabuhay. Napakaganda po pala ng mga mangyayari mamayang gabi at Rhea. Napakahalaga po nang isa-celebrate natin ng buong saya ang muling pagkabuhay ni Kuya Jesus. Nako, Tolits! Na-e-excite na rin ako para sa muling pagkabuhay ni Kuya Jesus. Kaya Ate Rhea, imbis na malungkot ako sa pag-alis ni Ninang, ay tutulong na lang po ako sa paghahanda para mamayang gabi. Tama yon. Kaya mga kids, lagi nating aalalahanin na ganun na lamang tayo kamahal ni Jesus na siya ay namatay, nabuhay at babalik sa wakas ng panahon. Tayo ay kanyang tinatawagan na mag-isip at kumilos ayon sa aral ni Kuya Jesus sa ating pang-araw-araw na buhay. Paano po natin gagawin yon? Sa pamamagitan ng pagsunod sa mga itinuro niya sa atin, sa ating pagmamahal at paglilingkod sa isa't isa. Sikapin din nating maging masayang magpuri tuwing Linggo, araw ng Panginoon. Ngayon naman mga kids, sagutin natin ang mga tanong na ito. Una, sino ang nakausap ni Maria Magdalena na namatay at muling nabuhay? A. Jesus, B. Anghel, C. Alagad. Ang tamang sagot ay A. Jesus. Ikalawa, ano ang pinatutunayan ng muling pagkabuhay ni Jesus? A. Si Jesus ay taong totoo at Diyos na totoo. B. Si Jesus ay bugtong na anak ng Diyos na ating tagapagligtas. C. Lahat ng nabanggit. Ang tamang sagot ay C. Lahat ng nabanggit. Ikatlo, ano ang inaalala natin sa pagdiriwang ng Easter Vigil? A. Si Jesus ay namatay at muling nabuhay. B. Pagsasariwa ng pangako sa binyag. C. Lahat ng nabanggit.
Ang tamang sagot ay C, lahat ng nabanggit. Mga kids, nasagot niyo ba ang mga tanong? Very good! Sa susunod na Sabado ulit, mga kids, dito sa Kati Kids, ang katikesis for kids. Laging tatandaan, love tayo ni God! Bye!